Look at this peacoat tell me he's broke. Woo, what's up, guys? Woo, what is up, guys? JMC here, and today may review na naman tayong bike. Diba? Pangatlong bike na to sa year 2021. Ayos. Pero yun nga, actually ano na to, retake na tong video na to kasi unfortunately, yung first part kasi ng video ko for this review is walang audio. So vlogger problems na naman yun. So usually kasi nangyayari yun kapag na-direct, kasi diba si GoPro may feature na quick capture, yung ibig sabihin nun, pag na-click mo yung record button, automatic magre-record siya from off, or pagpatay siya, automatic magre-record yan pag click mo yung record button. So mangyayari dun, wala, hindi nakukuha na may nakakabit na mic sa kanya. So ang kailangan mong gawin, i-on mo muna siya, so yung on na normal, tapos dun ka mag-record. So yun, shoutout nga pala kay Wardog, sir, siya nagsabi sa akin nun. So yun yung malaking problema ko talaga dito with GoPro before. Tapos, yun na. So ano yung bike na i-review ko? So obviously, yan. Mga last year actually, March 2019 last year, nag-post ako dun sa community tab na YouTube. Sabi ko, GSX S1000 na review, soon. So yan. So yun ang biggest scam review of all. Kasi after 1 year, wala akong na-post. So ito na talaga, guys. So ipopost ko na to. So ito na, ito na mismo yung review ko sa GSX S1000. So sana may audio naman na to. Grabe naman pag wala pa, sobrang olats na. So yun, so si Jigsaw, at 2 taon na siya sa akin. Actually more than 2 years na siya. First time, ito yung bike na first time na lumagpas ng 2 years sa akin. So sobrang solid tong bike na to. Wala naman ako masasabi sa kanya kasi kung naikat lang talaga trip ko sa buhay, ito na yung bike na kailangan ko lang talaga kasi power wise, comfortability and quality wise, sobrang solid tong bike na to. So again, yung review ko, syempre consistent naman siya nung ang power nito, right handling, comfortability, kung paano yung handling, and then yung specifications of course nung bike mismo, walk around video, and then afterwards is pros and cons. So yun lang naman yung ginawa ko. And syempre nasa second part ng video ko na yun, siguro yung sasama ko na lang ano, kasi alam ko sa first part ng video ko, diniscuss ko na doon yung power delivery ng bike. So hindi tayo ayaw pa kasi padahan eh. So power delivery kasi nito ni Jigsaw is grabe. So engine nito is 999cc inline 4. So grabe, sobrang smooth yung engine nito, promise. And then yung power delivery, linear siya. Pero para linear siya based sa mga research ko and naririnig ko, pero more on low, actually mid to high. Actually low to mid talaga, yung medyo babanat talaga siya. Iiwan ka talaga ang kalulunga nito. Grabe to. Papatol to sa mga sports bike talaga kapag 0 to 200. Pero after 200, goodbye na. Ganun siya. Siyempre iba na kapag sports bike eh. And of course, yung engine kasi nito, sabi ko nga 999cc, inline 4 siya. Tapos, tawag doon, based siya doon sa Suzuki GSX-R 1000 na 2005 model or K5 engine. So ang engine nito is sports bike talaga na detuned lang or tuned lang for road para mas maganda gamitin. So basically sports bike in a naked bike to. So diba, sobrang okay. And wala naman ako masasabi sa power nito. Grabe, sobrang ang haba ng RPM limit nito. Hindi naman mahaba, pero hanggang 11K 12K para mag-redline. And then yun yung characteristics ng makina kasi sa review ko ng Z1000 before, sabi ko si Z1 gusto kasi mag-shift kagad, so first gear, second gear, banat kagad, third gear. Pero ito more on sagaran yung gears na gusto niya. So for example, first gear ako, sagad. Actually laging ako nagre-redline dito sa bike na to. First gear, second gear, nare-redline ko siya kasi sagad na first gear na to, nasa 143. Diba? Grabe. Naked bike 143 kph first gear, sagad yung red line yun. Wala na, wala nang labis, wala nang kulang.
And then sa second gear, sa pagkakalang ko, nag-redline ako before 167. So, di ba? And then third gear, 210. Fourth gear, 242. So, yun yung mga sagad ko. Actually, yung fifth gear, sixth gear, hindi ko na nasagad. Pero usually, sabi nga nila, or sa, syempre, sa YouTube ulit, ang abot talaga ng speed net ng bike na to is around 270-275. So yun yung pinaka top speed nito based sa YouTube, ah. Pero sa personal ko, hindi ko naman kaya abutin na yun kasi takot na ako, tsaka grabe na kaya hangin, naked bike pa to. For my experience dito sa power delivery ng Gixxer. So, yung lahat naman ng mga sinasabi ko dito is based on my experience, ha. So, basically, nakuha ko tong bike dito at 7,500 odometer. Tapos, around, ayan, nasa 25,000 kilometers na nga siya. So, siguro naman, enough experience naman na yun sa bike na to na, ilan ba yan, 7,000 minus, so mga 13,000 kulang ba? Mga ano pala, mga 18,000 kilometers ba? O tama, 18,000 kilometers na ina-ride ko dito sa bike na to. So sobrang haba na rin, layo na rin nun, ha. So, ayun, yun lang masasabi ko. So far, this is one of the best bikes na experience ko. Marami na akong experience sa bikes, pero syempre, bias tayo kasi ito yung bike na nagamit talaga natin ng mantagalan. Then I think yun lang naman, wala naman na siguro masasabing iba. Continue na lang to with the specifications video and walk around. And yun na lang muna. So, salamat! So yun guys, so we'll be ito, review na natin yung bike natin, or yung GSX S1000. So this bike is actually ano na siya sa akin, eh. Ito yung bike na pinaka tumagal sa akin. So February 2019 ko pa ata siya nakuha. So grabe, tumagal siya ng 2 years. So ito yung bike talaga na grabe, ganda kasi ng performance and wala ka nang masasabi. Less na lang kung gusto mo talaga mag-sports, pero power wise sobrang lakas nito. Kasi personally, top speed ko dito is around 242-245. Pero kapag tumayin ka, ano na kasi, ako na yung sumusuko kasi ayoko talaga. Kasi naked siya, ang hirap, lakas ng hangin. Pero ang kaya talaga nito is around 270-260, kaya talaga na naked bike na to. So yun lang masasabi ko, so continuation lang yun ng power. Pero let's go for the design mismo. So design na yung itsura ng bike. So ayan, so tingnan natin yung bike, oh. So yan yung bike. So it's the Gixxer. Yan yung itsura, side view. So likod, okay, right side. And then pinapalitan ko na siya ng naka-cut delete AR Austin Racing. So wala lang ano, syempre Lazada lang yan, tipid lang tayo. So yan, front view, lights and everything. So start tayo, syempre start tayo dito sa front part. So ito na nga pala yung specification part ng video. So syempre start tayo sa front part ng bike, then punta tayo sa likod. So yan, so number one, yan yung tires niya is 17, so 17 120 70. So standard naman siya mostly to naked bikes. So yung stock tires talaga nito is Dunlop. So currently, nakamitas na ako. So sa mga gusto magmitas, go lang kayo, Sports Force. Sport Force, magandang gulong siya, maganda pang track. Sabi ko makapit yon. And then sa gulong, 17. Then yung brake niya is, it's Brembo already. So sobrang magandang, again, magandang brand siya. So pagdating sa stopping power, hindi ako nabibitin dito. Kasi mostly talaga front talaga ginagamit ang brakes. And then the suspension is, I think it's KYB, so it's adjustable man, I think compression and rebound. So it's inverted, gold siya. So
may mga tao na ayaw yung kulay na yan, and sana nga ginawa ng black eh. Actually isa rin ako doon kasi ano to eh, actually yung color ng bike na to is color blue talaga, tapos ginawang black, kaya yan. So nakarap lang yung ibang parts. So yan. So sa headlight naman niya, so may LED to, I think it's LED yung sa DRL niya, may DRL kasi siya. Pero yung front light niya is halogen pa. So yan. So sasabi ko, actually ito yung pinakayokong part talaga ng Gixxer, kasi pag tinim na mo siya sa harap, hindi siya ganong kaganda tingnan. Pero and sana nga ginawa ng LED nung Suzuki mismo. So ang ginawa ko na lang is of course nagpalit na lang ako ng bulb para maging LED na lang din siya. So yan. So of course liquid cooled, normal lang yon. Actually normal for all naked bikes except for the Scramblers or Ducati or any classic bikes, kasi halos minsan wala nang ano yun eh, air cooled lang siya. And then lights. So for the speedometer or the gauge, ay pakita pala natin itsura ng lights. So ayan yung itsura na ng ilaw. And then hindi na masyado halata yung DRL kasi mas maputi yung nilagay kong ilaw, which is Philips Ultimo. So ayan. So ayan yung gauge natin. So of course it's still, what do you call this, LCD type or yung old school type pa siya, pero okay na rin eh kasi it works and kompleto naman yung details. So again, we have yung RPM natin, we have yung yan, kapag nag 11,500 to 12,000 red line siya. Then we have the time, speed, gear indicator, and then of course one of the best features of this bike is it has its traction control. So and we have yung temperature gauge siya, which is bar type siya, hindi siya yung actual temperature. We have trip A, trip B, yung range nung gas na natitira or kung ilang kilometers per liter pala to. So meron din tayong option for that one. So yan, tagay natin average consumption natin. So currently ano, yung average A natin is 11.1 kilometers per liter. So total range is 59. So yan, ayan yung mga ano, select natin. Okay, trip B, yung light indicator kung kano kaliwanag yung gauge, odometer. So yan, so basically yung mga basic yan. And then kung naka-on yung traction control, ABS. So yan, ayan yung mga, actually it's nowadays kasi medyo high tech na ngayon, so parang normal na lang siya ngayon sa mga naked bikes. And kung bumili ka ng mga mas stator models, meron na rin features na yan. So yan, baba tayo. So we have yung engine na inline 4. It's 999cc inline 4 yung base nga siya. So sports bike na K5 or GSXR 1000 na K5 engine. So 2005 model sports bike to, na chinuned para mas maging maganda sa street. So nilagyan ko na rin ng sliders, which is Evotec na. Then dito tayo sa taas pala. So we have ito, tank niya is 17 liters. So usually usable naman na amount dito ay liters talaga, 17 liters to. Ang useful dito is around 13 liters. So 13 liters. And then paano naman yung consumption? So gas consumption ito, actually yung ma-average ako, yung usual talaga na mix na talaga kung nag-ride ako long ride, it's around 14 kilometers per liter. So yun yung best ko, pero minsan nagta 12 kilometers per liter ako. Tapos kapag yan, kunyari nag city driving ka lang, traffic, minsan nagda 9 to 10 kilometers per liter ako dito. Grabe kasi talaga kumonsumo ng gas to. Pero what do you expect? It's a liter bike. So yun, tank. And then additional equipment ko na dito is ito, nilagyan natin ng CSC Hyper Pro na steering damper na may demotive na connector or adapter. So wala kasi siyang kabitan tulad ng ibang bikes na pwede mong kabit dito sa ilalim na may lalagyan talaga. So may special adapter pa talaga para magamit tong steering damper. So tong steering damper usually ginagamit lang naman to if syempre sa high speeds para maging stable. Stable talaga, stabilizer, steering damper pa. Ganyan.
pa ba? So, walang quick shifter, standard shifters lang tayo, 1 down, 5 up. So, rear shocks is I think KYB lang ulit. Of course, adjustable compression and other things, which is usually hindi ko naman na-adjust. Chain. Rear tires is the stock one is Dunlop siya. 17 siya pero 190 by 50 yung stock na. So, pero since nung nag-start daw, nahihirapan kasi ako medyo ibanking to since 190, hindi ako sanay. So, ang ginawa ko is nag-downgrade ako to 180. So, currently, tires na to is Sport Force Plus. So, it's 180 by 55 na. So, kung nangyari nun is, mas dumali mag-banking and actually, if mag-maralaki or mag-track ako, lagi ko na nasasagad yung gulong na to. So, yun yung nangyari. So, yung rear niya, rear taillight is LED already. So, yan. And then, yan, naka-tail tayo din na rin. And then, yan na yung pipe. Austin Racing, cut-delete lang siya. And actually, yun na yung kabuuan ng bike, diba? Actually, medyo nalo ko na. Yung seat height, ipopost ko na lang kung anong height niya. Pero for me, is 5'9", flat foot ko siya. I think, ito is medyo friendly or kaya-kaya to ng mga Pinoy. Yung power output, i-post ko na lang din. Pero, nagre-range lang naman siya to 144 to 147. And then, yung torque niya is, I think, mga 111. Weight of this bike is around 207 kilograms. I'm not sure if dry or wet. Again, i-post ko na lang din talaga yung mga specifications na yan, which is, actually, hindi naman talaga rin matter. Kasi ito, kahit nasa 200 plus kilograms na tong bike na to, hindi mo siya feel. Actually, lalo na kasi ako, personally, galing kasi ako sa NK400. So, si NK kasi 206 kilograms. So, isipin mo, mas mabigat to kasi dapat talaga liter bike. Pero, so, medyo mabigat talaga NK. So, pagsakay ko dito, nasabi ko kagad, ba't parang sobrang gaan ito? Kasi yung weight distribution niya is mas mababa compared to the NK400. Kasi sa naalala ko with NK, talaga yung bigat ni NK is medyo nasa taas. Kaya pag ina-atras mo or pag idediretso mo yung bike, ramdam na ramdam mo. Not compared to this one na medyo mababa yung center of gravity. Kaya mas magaan yung feeling mo sa bike. So yun. And then, ano pa ba? So, yung pinaka-special natin, yung upuan. Ayan. Ito kasi, saddle time talaga yung pinaka-mahalaga. So, yung upuan nito is, para sa akin, one of the most comfortable na upuan kong naked. So, marami na kasi ako na upuan na bikes. So, ito yung isa sa pinaka-gusto ko. And then, for the rear, so, remove lang natin helmet. Ito. Actually, ito rin yung isa sa, kahit mukhang maliit yung upuan natin sa likod, back ride approved to. So it compared to the other bikes na nagamit ko. Back ride approved to. So again, kasama to sa part ng reviews natin, back ride approved. So ito yung naked bike na na-approve na. Kasi ano pa yung mga pillion seat na hindi approved? Yung MT07, yung Duke 390 tsaka NK400 hindi approved 'yon. Ang pumasa pa lang is si TRK tsaka itong si Jigsaw. Doon pa lang yung okay lang siya. So take note yun lang guys kung gusto niyo mag Jigsaw, magandang bike to. And pagdating naman sa design, side view wise, ito, lipat kita. Side view wise, sobrang pogi niya. And si Jigsaw kasi, ang forma niya kasi is more on, hindi siya edgy, hindi siya futuristic, actually medyo chubby na macho tong si Jigsaw. So yun yung Jigsaw 1000 ha. Pero if you compare this to, kung gusto yung mga edgier, mga futuristic itsura, si GSX 750 mas bagay sa inyo. Kasi yun talaga, syempre mas later date na siya na-release, kaya mas up to date yung design niya. Pero maangas pa rin dating nito ni Jigsaw eh. Front light, ay yung front lang talaga. And actually yung likod oh, medyo mataba kasi itsura ng likod pag titingnan nyo, diba? Pero ano naman eh, design wise is depende naman talaga sa preference nyo kung matitripan nyo. Pero sa akin, papasa na to si Jigsaw talaga. And of course, additional din naman dito is nilagyan na rin to ng windshield o visor.
Kasi grabe talaga. Ang hirap talaga pag naked na naked. Grabe yung pagka nag 210 pataas ka na kasi iba na yung hampas ng hangin sa iyo. 200 kasi madali lang tanggapin, pero ito pag nag 200 plus 220 ka, grabe talaga, iba na yung dating ng hangin. So yun. So I think na-discuss ko naman na halos lahat ng kailangan ko i-discuss. So gawa na lang ang B-roll, and then itutuloy ko na lang yung, again, yung part of my review is yung ride feel, ride handling, and then ano pa ba, yung pros and cons of this bike compared to its competitors, and then actually yun na mismo. Sabi ko sa inyo eh, quick review lang 'to eh, para at least matuloy na yung GSX S1000 review ko. And then I think yun na mismo, maggawa na lang ng video, and then mamaya na lang ulit. So yun guys, yan, okay na tayo sa ano natin, a specification and walk around video. So next na natin is yung acting, ride feel, ride handling, basta yung totality talaga ng feeling mo sa pag dinadala mo tong bike na to. So let's go. So syempre, ano ba pinaka part to? So pinaka first part to na force is yung suspension nito. So technically for the suspension, wala naman na akong masasabi, kasi nung nakuha ko na tong bike na to, is adjusted na to based on the weight of the previous owner. So yung default or stock setup nito is hindi ko na masasabi kung anong meron, pero para sa akin maganda yung suspension nito ni Gixxer. Hindi siya matagtag, hindi siya tawag doon basta hindi siya ganun ka stiff talaga compared to the other bikes na na-testing ko. Yung rear nito is malambot yung setup ko ngayon, yung front is okay din. So again nga, wala na masasabi kasi nga and then for the sa kamusta naman to sa twisties. So for me, nimble naman yung bike. Medyo may effort lang siya compared to the other bikes na try ko. Pero once na ma-achieve mo na at makuha mo talaga yung tamang form and quick counter steer, makuha mo 'yon. Grabe talaga, ma-enjoy mo talaga yung bike na to. And for me kasi, for twisties, hindi pa ako masyado talaga nasanay dito. Kasi nga, sobrang lakas ng power niya, and lagi akong kinakabahan dito. Tuwing papasok ng corners, grabe kasi, lagi talaga ang gamit yung front and rear brakes ko, and engine brake, bago pumasok ang corner, para lang makuha ko yung tamang cornering speed ko. Kasi, masasabi ko rin na mas nag-enjoy ako mag-banking sa NK400 tsaka dun sa TRK502X kasi never ako nag-over. Kumbaga hindi ako sumusobra parati sa speed and sa power pagdating sa corner, kasi ito sa bawat straight ang lakas talaga, grabe. Pero syempre through series of trainings and experience on track, mas matututunan mo talaga makontrol tong bike na to. Pero for me kasi, hindi ko na siya masyado na explore, and hindi ko masyado na sagad to sa track kasi magastos eh. And of course, marilaki, hindi rin ako masyadong mahilig magmarilaki kasi takot ako eh. And hindi naman ako pwede weekdays, pero hindi siya posible sa akin kasi normal na empleyado lang po tayo. Kaya hindi tayo libre tuwing weekday. Pero kung free sana ako sa weekday yan, siguro may expert ko parati yung marilaki. And yun. So yan yung ano niya, sa cornering, sa right handling. Okay yung suspension niya, maganda pang banking to. Basta matutunan mo at mapag-aralan mo yung bike. Hindi siya yung compared dun sa ibang bike talaga na automatic talaga na hihiga. Kasi ito, pagka binabanking ko, lumalaban pa talaga to. Kumbaga may effort ka ng onte para maano mo talaga, magawa mo talaga yung gusto mo dito sa bike na to. Pero once na magawa mo yung effort na yun, okay na, syempre. So pagdating naman sa stage, grabe, hindi ka talaga bibitinin nito. Unless na lang kasabay mo mga sports bike. Pero sasabay ito sa mga sports bike, siguro 0 to 200 kaya niya sumabay. Pero 200 ups, wala na yan. Sports bike na talaga yan. Iba talaga sports bike eh. And then, ano ba? Again, yung power naman, nabanggit ko naman na kanina na grabe talaga to. Linear, pero
Hindi niya kasi siya eh. Yun naman masasabi mo talaga eh. Pero personally talaga, ramdam ko talaga na low to mid to, grabe. And gusto ng bike na to na sinasagad siya. So, yun lang talaga. Yun lang masasabi ko dito. Sobrang ganda nun. Ano pa ba? So, ang alam ko rin, meron din naman slipper clutch to. Pero wala siyang clutch assist. So, yung clutch na to is medyo matigas compared to the Z1000 or Kawasaki bikes. Ano, ganito. Ramdam mo nakapit ka sa daan kapag ginagamit mo tong bike na to. Sarado ko nga. Ride handling, power delivery, so anggit ko na. Well, iniisip ko pa kung ano susunod ko. So, yung sa design naman, na-discuss ko na kanina. And of course, marami naman na siguro ako nasabi kanina. So, ano bang price nito? So, yung last na nakita ko, I think it's 659,000. So, of brand new ng GSX is 1,000. I'm not sure if it's yung limited edition. Kasi meron silang limited edition, which is yung all matte black. So, yun, magandang kulay talaga yan. Pero yun, may additional 10K or 20K kasi yung price na yun. Eh, kung nagtitipid ka, pwede ka na dito sa mga normal na kulay. Meron yung puti, tsaka blue, black, red, black. Yun naman yung usual colors ni Jigsaw. Pero alam ko, may latest, may sobrang magandang kulay. Parang gray, red, black combination. Gustong-gusto ko yung kulay na yan. So, tingin nyo na lang siguro yung website na Suzuki or i-post ko na lang din dito sa video na to. So, umaambun na. So, so, pros and cons. So, ano bang pros ng bike na to and anong cons? Actually, hindi ko pa talaga naiisip kung anong cons. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Spontaneous lang lahat ng review na to. And based on my experience with this bike. So, number one, pros ko is, of course, yung engine nito, grabe, sobrang saya talaga. Ganda. Wala talaga masasabi, ganda na bike na bro. Gustong-gusto ko yung power delivery niya. Number two na, tawag dito, pros, of course, Brembo brakes, premium quality talaga yung may experience mo sa bike na to. As in, makikita mo talaga na hindi siya tinipid and quality. Well, basically naman kasi quality kasi Japan made to. So yun, pros talaga. So quality, pagka-build ng bike, hindi mo mararamdaman na cheap. Number 3, ano ba bang pros na to? Of course, it has its electronics, slipper clutch, inverted forks. Actually, yun na mismo eh. Parang nasa build quality na rin yun eh. And yung mga parts na nilagay nila, hindi siya tinipid. Kasi yung front brakes nito is Brembo and yung rear is Nissin. So, for the rear kasi, masasabi ko Nissin nga siya, branded siya, pero ayun pala, sige mamaya. Yung front brakes na lang pala, isang malaking pros yun. Kasi grabe maganda yung bite ng front brakes nito. And reliable. Yung masasabi ko. Ganda ng front brakes ito. So, sa lahat ng bikes na na-try ko and nagamit. Yung sa Z1 din maganda. Kasi same brand lang naman siya. I think same model lang naman ng brake. Ano yun eh. Yung parang 4 piston calipers, radial piston calipers, kung ano man yun. Post ko na lang din. Uy, exciting. Yan, so post na yun. So, yun na siguro yung bibigay ko. And of course, sabi ko, bang for the buck talaga, 659K. Sobrang okay yung pricing nito. For this bike, ha, sulit na sulit to. For that price, 659, wala ka na makukuha ang ibang bike na ganun. And it may traction control na to, and everything that you need. And it's a litter bike. So, yun yung mga pros ko. Yung cons, ano ba cons ko dito? So, yun yung sa clutch, sana nilagyan nila na stiff assist. Yung may clutch assist, yung para mas malambot yung clutch niya. So, malambot, ano naman, tolerable naman na siya. Pero, syempre, gusto mo maging spoiled ka eh. 659K na binayad mo eh. So, yun. Constant, of course, yung headlight, naka-halogen pa. So, sana ginawa na nilang tawag doon, LED, para hindi ka na magpalit. Gagastos ka pa eh. And then, LED. And then, another cons pa is, so I think yung brake
marks sa likod. Kahit minsan caliper siya, kahit naman na hindi mo talaga siya ginagamit, kasi syempre kapag brakes, ano talaga eh. Brakes nito sa likod, if yun lang yung gagamitin mo, suli talaga, medyo mahina siya talaga. Hindi siya enough to stop the bike talaga. But of course, yung braking naman ng bike is, again, front and rear talaga dapat ng gamit, plus the combination of the engine brake. So okay, kung gano'n naman gagawin, okay lang. Kaya nga usually, hindi ko talaga napuputpod yung brake pads ko sa likod eh. Pero yun nga, pag yun lang gagamitin mo, bitin yung brakes na yan. Then, lastly, fourth, parang mas maraming cons, no? Siyempre, ano eh. Yung fourth naman, ano na lang, hindi naman talaga dapat siya kasama. Sa design-wise na lang, yung sa itsura. Kasi more on, siyempre, since old model na, 2016 nata, hindi naman na nila binago yung itsura and yung itsura talaga. Structure ng bike. So, medyo dated na yung itsura niya compared to its mga kalaban niya. Eh, mga kalaban nito, MT-10, Z1000, di ba? Mga Japanese bikes lang yun, di ba? Kung i-compare mo, di ba? Parang layo ng itsura. Futuristic kasi yung mga itsura ng iba. And then, ito is, ano, tawag doon? Sabi ko nga sa inyo, matabang macho to. Ito si Jake, sir. Kung gusto nyo medyo futuristic, doon kayo sa GSX-750. Actually, nasa isip ko rin yun, na part ko rin yun eh. Kasi nga, dahil sobrang lakas ng bike na to, parang gusto ko mag-downgrade to GSX-750. Kasi, I think, 750cc or 800cc, yun lang yung tamang-tamang big bike talaga, na naked ha. Kasi hindi ka na mabibitin nun sa na inline 4 ha, hindi ka na mabibitin sa straights. Kasi yung GSX 750, sa pagkakaalam ko ha, maabot ng 250 km per hour. Which is hindi ko naman goal na abutin yun, pero it's good to know na ganun, na capability ng bike. And syempre, inline 4 eh, iba yung tunog eh. And meron na rin siyang traction control like this bike. Yun lang. Actually, yun lang yung pros and cons ko. Ganda talaga ng pagbabilit ng bike na to. Japan, it has traction control. Power talaga is the number one thing that natutuwa talaga ako dito. Yung sa built naman, suspension, combination talaga, brakes, and everything is sobrang ganda. Yung handlebar is fat bar something na brand. Oversized na yung handlebars. Yung sound nito, actually yun, lagay natin sa, yung sound ng bike nito, grabe, sobrang pogi. Wild na wild, lalo na kapag high RPM. Natandaan ko tuloy yung first time na dinala ko tong bike na to, yung pagkakuha ko talaga doon sa uno. Halos lahat ng tao tumitingin sa akin, no? Feeling ko, poging-pogi ko eh. Pero syempre, nung nasanay na, wala na. Pero syempre, sobrang ingay ng bike eh, lahat ng tao mapapatingin sa iyo eh. So, I guess, yun na lang mismo yung sa vlog ko. So, I guess, please like, share, and subscribe na lang ulit sa channel ko. And share nyo yung video, like nyo rin, para at least may update tayo. And sana magkaroon pa tayo ng more quickie reviews. Kasi, syempre, if gusto ko talaga yun, mahabang review, medyo wala eh. Ang hirap mag-edit, okay na yung ganito. Talagang more on spontaneous and kung ano yung mga... And more of a personal experience of the bike talaga. So, kung may mga mali ako sinabi, comment lang kayo dyan. Pero, yun yung na-experience ko sa bike eh. Hindi naman ako professional rider, hindi ako nag-aaral as a mechanic. So, lahat ng mga sinishare ko dito is based on my experience. Si Kuya Duke 390, tulad magpatakbo. So, shoutout sa kanya, hindi ko na tawag yung pangalan. So yun, so salamat guys, and ingat kayo, ingat sa COVID.